Nagbabala naman ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga social media posts na hindi kumpirmado kaugnay sa mga umano'y pagkidnap ng mga miyembro ng Filipino-Chinese community. Nakipagpulong na ang National Capital Region Police Office sa mga opisyal ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Nangako ang NCRPO na mas paiigtingin ang pagpapatrol para masiguro ang kaligtasan ng Filipino-Chinese community. Itinanggi ng NCRPO ang umano'y laganap na pagdukot sa mga Filipino-Chinese at Chinese citizens sa Metro Manila. Sa datos ng ahensya, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, 4 na insidente ng kidnapping for ransom ang naiulat sa Metro Manila, habang 6 ang insidente ng serious illegal detention. Naaaresto naman ang lahat ng mga suspek at nailigtas ang mga biktima. Umapila din ang Chinese Embassy na huwag magkalat ng mga unverified na balita. I'd also like to ask the Filipino-Chinese community and organizations to help raise awareness of safety precautions among Chinese people in the Philippines, and at the same time, work with the embassy and not spread unconfirmed information. I believe with joint efforts, Chinese people in the Philippines will be able to have a much safer living and working environment.